Alright, what is up fishes? Mr. Fish Vlogs here. So guys, in this video, meron akong isi-share sa inyong bagong opportunity called Grape. So guys, na imagine nyo way back 2009-2010, nung mababa pa yung presyo ng Bitcoin. So mga 1,000 pesos lang yata yon. Now, okay, so mga after how many years, 10 years, naging millions na ang worth ng Bitcoin guys, millions of pesos. So imagine nyo guys, kung nakabili man lang tayo kahit konting Bitcoin nung time na yon, ilang millions na sana meron tayo guys ngayon. Okay, pero okay lang yon dahil ngayon, good news guys, merong bagong opportunity called Grape kung saan mababa pa ang presyo guys ng Grape. So mga nasa $20 something siya guys ngayon. So mga nasa 1,000 pesos. Okay, so may chance tayo guys na makakuha ng Grape. And ang ganda nito guys is magsiscale siya, may potential na tumaas ang presyo. So yung Grape guys, meron siyang vine which is an evolutionary mechanism for scalability. So talaga magsiscale to. Okay, compared sa iba't ibang mga crypto ngayon guys, ang Grape is 700,000 TPS or transactions per second guys compared sa other crypto which is 10 times faster siya than Solana, 150 times faster than Avalanche, 350 times faster than Tron, 2K faster than Cardano, 5K faster than Polygon, 7K faster than BSC, 17K faster than Ethereum, 84K faster than Bitcoin. So, kita nyo guys kung gaano kaganda itong Grape. Okay? So, ano nga bang unique guys dito sa Grape? So, nag-create sila guys ng dalawang proprietary technologies na pag kinumbine nyo guys, no, can improve the adoption of Web3 and push it to the next industrial level. So, ano yung dalawang yun guys? Meron siyang Vine at saka yung An. So yun nga yung Vine which is scalable decentralized infrastructure with practically unlimited bandwidth based on DAG guys. And yung An naman guys, ito yung AI nila. AI based interface to access Web3 technologies with the simplicity of Web 2.0. Okay, so ano bang difference guys sa so Web3 saka Web 4? Web3 guys, no, of course, yun nga yung usage complexity, financial responsibility, overall functionality. Pero guys, dito sa Web4, yun din, pero combined with Vine at saka yung kanilang An. So, mas magiging mas maganda siya. So, yun ang nakagandahan dyan guys dito sa Grape. Also guys, no, okay, pakita ko sa inyo itong Grape. So, this is the first Web4 infrastructure for a decentralized internet. So, up to 700,000 TPS or transactions per second. Ganun kabilis yan guys. And direct a cyclic graph, okay, for unparalleled scalability. May AI neural network engine sila guys, carbon neutral with aim to become carbon positive by 2025. Diba, napakaganda nun? Quantum resistant, multi-platform non-custodial wallet, Web4, biometric support, interoperable virtual asset as an NFT standard, decentralized storage, native DEX, NFT marketplace, launchpad for fundraiser, low barrier, easy to use web AI, native fiat on-ramp. Grabe, napakaganda dito guys sa Grape. Okay, so guys, no, nag-create ang Grape ng Vine. So yun yung pinag-uusapan natin kanina. So isa siyang proprietary DAG basis with multi-layer functionality from the mainnet, tapos yung Vine, and then yung mga branch chains na guys. So within the Vine guys, yung launchpad nila, yung DEX, quantum resistant encryption, smart contracts, AI-based interface, decentralized cloud storage, biometric user access, marketplace, interoperable NFT standard transfers, all within the Vine. O diba? So ang ganda nun. So, anong nangyayari guys dito sa Grape? Yung infrastructure nila allows launching any Web3D app. So, meron siyang half of the BTC total supply. So, di ba, pag kumpara mo guys sa Bitcoin guys, no, kalahati lang yung supply nito. Kaya, magiging very valuable siya guys. Also, many times the feature of leading coins and network power of most of the top 30 coins combined. Ganon kaganda ang Grape. So makikita niyo yung comparison ng functionality at saka yung transactions per second ng Grape kumpara sa ibang mga crypto, di ba? So ang ganda ng Grape ngayon. So ano pang inaantay niyo guys, no? Click the link dyan sa description sa pinned comments. Bili kayo guys at least 10 tokens, makaka-receive kayo guys 10% extra tokens added to your first order. Pakita ko sa inyo kung paano gawin 'yon. Pagka-click niyo dyan sa description at saka sa pinned comments guys, mapupunta kayo dito. All you have to do is sign up. Okay? Lagay nyo lang ninyo, email, password, kung magkano gusto nyo i-purchase. Tapos yung invite of course nandiyan niya. Click nyo lang to and then create account. Pag nakapag-create na kayo ng account guys, dito kayo mapupunta. So, dito, ito yung pinaka-dashboard nila. So, bili kayo at least 10. So, at least 10 yun. So, mga $23 per
token. So, click nyo lang yan guys and click yung buy coin and then dediretso na yan guys sa ano ninyo, sa payment process. Okay, so pay with crypto, confirm nyo lang yan, buy coin, mapupunta yan guys sa Coinbase. Okay, pagpunta guys sa Coinbase, kung wala kayong Coinbase, wala kayong funds sa Coinbase, okay lang, meron yung option guys to pay with other cryptocurrency. So usually USD TRC20, so lalabas yung address, ayan, and then pwede nyo lang ikunin yan or i-connect sa wallet ninyo para makabili kayo ng Grape. Okay, so di ba napakaganda ng opportunity. And guys, alam nyo ba, okay, sobrang ganda na nitong Grape ngayon. Marami ng mga press reviews sa mga website like Tech Bullion. Okay, yan, nakita nyo, no? Grape leveraging Web4 technology to decentralize the digital world. Tapos nasa Yahoo Finance din sila guys. Ayan, kita nyo Yahoo Finance and also sa CoinPress at marami pang ibang press releases online. So guys, ano pang inaantay nyo? Let's go! Salin na kayo guys dito sa Grape. Palakihin natin ang value ng Grape tokens ngayon guys. So guys, click the link sa description saka sa pinned comments. Let's go! God bless you all. This is Mr. Fish Vlogs. Have a great day. Bye!